Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Larry Rustia, Batang Minor Batch 2001. Ako po ay naglilingkod bilang cura paroko sa parokya ni San Jose dito po sa Auckland, New Zealand. Samahan niyo po akong magnilay sa ating pong ebanghelyo para sa linggong ito, ika-23 linggo sa ordinaryong panahon. At sinugon niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos. Halina't pakinggan natin ang mabuting balita, a Sunday Gospel Reflection. Ang ating pong ebanghelyo ay mula sa panulat ni San Mateo, chapter 18. Kung ating pong babasahin ang buong chapter 18 ni San Mateo, makikita po natin na napakadami po niyang sinulat tungkol sa pagpapatawad. Ang parabola ng nawawalang tupa, ito po ay pamilyar sa ating pong lahat kung papaanong ang mabuting pastol ay iiwan ang 99 na tupa para hanapin ang nag-iisang nawawalang tupa. Ito po ang uri ng pagpapatawad na ating pong makikita at mararanasan sa ating Panginoong Diyos. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, makikita naman po natin na tayo po ay binibigyan ng tatlong paraan kung papaano po tayo'y magpapatawad. Makatapos po ang mga mungkahi na ito sa ebanghelyo natin sa araw na ito, makikita naman po natin sa dulo ay ang parabola ng mga manggagawa. Kung papaano pong ang manggagawa ay pinatawad ng may-ari ng lupa. Subalit, ang pagpapatawad na kanyang nakamit ay hindi niya ibinigay sa kapwa niya manggagawa. Papaano po ba tayo magpapatawad? Ito po ay isang tanong na dapat po nating pagmuni-munihan sa linggong ito. Si San Mateo po ay nagbigay sa atin ng mga steps kung papaano po tayo ay maaaring magpatawad. Sabi po niya kung ang ating pong kapatid o kapamilya, kaibigan o katrabaho ay ating nakaalitan, kausapin po natin ng personal. Yung pong one-on-one. Kung sa paraang ito ay wala pong nangyari, ang mungkahi po ni San Mateo ay magdala po tayo ng dalawa pa o tatlo na mga kaibigan para po maipakita na tayo po ay sincere sa ating paghingi ng tawad. Kung pong walang nangyari sa step na ito, ay magsama pa po tayo ulit ng mga nakatatanda sa ating simbahan o sa ating pamilya, mga tito o tita o ating pong mga magulang, para po lubos na ating maipakita sa taong ating pong nakasamaan ng loob na tunay ang ating paghingi ng pagpapatawad. Napakaganda po ang minumungkahi ni San Mateo na tayo po lahat ay dapat magkaroon ng ganitong kalalim ng uri ng pagpapatawad. Tayo po ay inaanyayahan ng ebanghelyo sa linggong ito na tayo po ay maging iisang simbahan. Papaano po natin ito gagawin? Papaano po natin ito isa sa buhay? Maari pong sundan po natin ang mga mungkahi ni San Mateo. Sa huli po ng ating ebanghelyo, makikita po natin dito na sinabi po ni San Mateo kung saan man may tatlo o dalawa na nagkakatipon, naroroon ang Panginoon. Napakaganda po ang sinasabi sa ating mungkahi ni San Mateo. Kausapin natin ang taong ating nakaalitan sapagkat sa ating pagsasama, naroroon ang presensya ng Panginoon. Walang mangyari po doon, huwag po tayong sumuko. Isama natin ang ilang pang mga tao.
at kung wala rin mangyari, isama pa natin ang mga tao maaaring maging tulay para po sa pagkakasundo. Ito po ang hangad ng ating Panginoong Jesus para sa atin, na tayo'y magkatipon sa kanyang pangalan bilang iisang simbahan. Paano po tayo magpapatawad? Atin pong pagnilayan ang tanong na ito at atin pong i-consider ang binibigay pong mungkahi ni San Mateo